ngayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumhan at patawarin mo ang aking kasalanan. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ngayong Miyerkules ng Abo, sinisimula natin ang panahon ng Kwaresma bilang paghahanda sa misteryo ng Paskwa, ang pagpapakasakit, kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus. Ang Kwaresma ay sinisimulan sa pamamagitan ng pagpapahid ng abo sa noo bilang tanda ng pagdadalamhati at pagsisisi sa mga nagawa nating kasalanan. Subalit ang tandang ito ng pagsisisi ay dapat patunayan ng tapat na pagbabagong loob. Umaasa tayo sa kabutihan at awa ng Diyos sapagkat hindi natin ito magagawa sa sarili nating kakayahan lamang. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong masimulan namin ngayon sa banal na pagkukusang magtiis ng kagutuman ang pakikipagtunggalian bilang mga kapanag ni Kristo sa aming pagsugpo sa mga salungat sa pamumuhay sa Espiritu. Maging amin nawang sandata ang pagtitimpi sa sarili sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Joel. Sinasabi ngayon ng Panginoon, maitim kayong magsisi at manumbalik sa akin. Kayo'y mag-ayuno, manangis at magdalamhati. Magsisi kayo ng taos sa puso. Hindi pakita ang tao lamang. Magbalik kayo, loob kayo sa Panginoon na inyong Diyos. Siya'y may magandang loob at puspos ng awa, mapagpahin, hinuhod at tapat sa kanyang pangako. Laging handang magpatawad at hindi nagpaparusa. Maaaring lingapin kayo ng Panginoon at bigyan ng masasaganang ani. Kung magkagayon, mahandugan natin siya ng haing butil at alak. Ang trompeta ay hipan ninyo sa ibabaw ng bundok ng Siyon. Iutos nyo na mag-ayuno ang lahat. Tawagin ninyo ang mga tao para sa isang banal na pagtitipon. Tipunin nyo ang lahat, matatanda at bata, pati mga sanggol, at maging ang mga bagong kasal. Mga saserdote, kayo'y tumayo sa pagitan ng pasukan at ng dambana. Manangis kayo't manalangin ng ganito. Mahabag ka sa iyong bayan, o Panginoon. Huwag mong tulutan kaming humakit pagtawanan ng ibang mga bansa at tanungin. Nasaan ang iyong Diyos? Pagkaraan, ipamalas ng Panginoon na siya'y nagmamalasakit sa kanyang bayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon iyong kaawaan,
kaming sa iyo'y nagsisiway. Poon, iyong kaawaan, kami sa iyo'y nagsisiway. Ako'y kaawaan, umahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumhan, at ipatawad mo yaring kasalanan. Poon, iyong kaawaan, kaming sa iyo'y nagsisiway. Ang pagsalansang ko ay kinikilala, laging nasa isip ko at alaala. Sa iyo lang ako nagkasalang tunay, at ang nagawa ko'y di mo nagustuhan. Poon, iyong kaawaan, kaming sa iyo'y nagsisiway. Isang pusong tapat sa aking likhain, bigyan mo, Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapay, huwag akong alisin. Ang espiriti mo ang paghahariin. Poon, iyong kaawaan, kaming sa iyo'y nagsisiway. Ang galak ng dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako ay gawin mong tapat. Turuan mo akong makapagsalita at pupurihin ka sa gitna ng madla. Poon, iyong kaawaan, kaming sa iyo'y nagsisiway. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ako'y sugo ni Kristo para ang Diyos na rin ang namamanhik sa inyo sa pamamagitan ko. Makipagkasundo kayo sa Diyos, hindi nagkasala si Kristo. Ngunit dahil sa atin, siya'y ibinilang na makasalanan upang makipag-isa tayo sa Kanya at mabanal sa harapan ng Diyos sa pamamagitan niya. Yamang kami mga katulong sa gawain ng Diyos, ipinamamanhik namin sa inyo na huwag ninyong sayangin ang pagkakataong ibinigay sa atin ng Diyos. Sapagkat sinasabi niya, sa kaukulang panahon ay pinakinggan kita. Sa araw ng pagliligtas, sinaklolohan kita. Tingnan ninyo, ngayon na ang panahon na narapat, ngayon ang araw ng pagliligtas. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon.
Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Pag-ingatan ninyo na huwag maging pakitang tao lamang ang paggawa ninyo ng mabuti. Kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matatamong gantimpala buhat sa inyong amang nasa langit. Kaya nga, kapag naglimos ka, huwag mo nang ipagmakaingay ito, katulad ng ginagawa ng mga mapag-imbabaw doon sa sinagoga at mga lansangan. Ginagawa nila ito upang purihin sila ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kung naglilimos ka, huwag mo nang ipaalam ito kahit sa iyong pinakamatalik na kaibigan upang malihim ang iyong paglilimos at gagantihan ka ng iyong amang nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. At kapag nananalangin kayo, huwag kayong tumulad sa mga mapag-imbabaw. Mahilig silang manalangin ng patayo sa mga sinagoga at sa mga panulukang daan upang makita ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kapag mananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto. Saka ka manalangin sa iyong amang hindi mo nakikita at gagantihan ka ng iyong amang nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. Kapag nag-aayuno kayo, huwag kayong magmukhang malungkot tulad ng mga mapag-imbabaw. Hindi sila nag-aayos upang malaman ng mga tao na sila'y nag-aayuno. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Kapag ikaw ay nag-aayuno, mag-ayos ka ng buhok at maghilamos upang huwag mapansin ng mga tao na nag-aayuno ka. Ang iyong amang hindi mo nakikita, ang siya lamang nakaalam nito. Siya na nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim, ang gaganti sa iyo." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus sa Sareno. Binabati din natin ang nasa online, lalo na po ang mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit, at mga kababayan, mga kadiboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa daigdig na nais sumama sa misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at pambansang dambana ni Jesus Nazareno. Sinisimula natin sa araw na ito, Miyerkules ng Abo, ang panahon ng Kwaresma. Isang banal at mabiyayang panahon sa ating simbahan. Isang panahon ng kagalakan at kaligayahan. Opo, panahon din ito ng kagalakan at kaligayahan. Minsan nakala natin pag Kwaresma, dapat lagi na tayong nakasimangot. Pag Kwaresma, dapat lagi tayong seryoso. Hindi po. Maging sa mga panalangin sa simbahan, ipinapaalala sa atin, ito man ay panahon ng kagalakan at kaligayahan. Hindi panahon ng halakhakan, magkaiba po yun. Hindi panahon na magtawanan, pero hindi rin naman ang panahon ng pahabaan ng mukha. Kagalakan, sapagkat ipinapaalala sa atin na ang tunay na kagalakan ay ang pagtulad sa Diyos. Ang lalong maging kawangis ang Diyos. Yun ang ibig sabihin ng Kwaresma.
sumasama tayo kay Jesus sa Sareno, patungo sa Kalbaryo, patungo sa krus ng ating kaligtasan upang maging katulad niya. At kapag tayo nagiging kawangis ni Jesus sa Sareno, lalo tayong dapat maging magalak. Sapagkat ibig sabihin nun, lalo natin siyang nagiging kamukha. At papaano ba tayo magiging kawangis ni Jesus sa Sareno? Papaano tayo makatatahak sa landas ng kaligtasan? Tatlong bagay ang inaalok sa atin ngayong Kuwaresma na ating dagdagan. Uulitin ko, dagdagan. Sapagkat hindi lang ito ginagawa tuwing Kuwaresma. Sa isang tunay na Kristiyano, ang tatlong bagay na ito ay araw-araw nating ginagawa. Sapagkat ito ang pinakamainam na paraan para maging kawangis ni Jesus sa Sareno. Hindi mo na kailangang magsuot ng t-shirt ng Nasareno. Hindi mo kailangang magpahaba ng balbas, magpahaba ng buhok. Hindi mo kailangang magpapako sa krus. Kung gusto nating maging kamukha, kawangis ni Jesus sa Sareno, tatlong bagay ang lalo nating paigtingin at dagdagan, lalo na ngayong panahon ng Kuwaresma. Sakripisyo o pag-aayuno. Pag tayo'y nagsasakripisyo, sinasabi natin na hindi ang kaligayahan ng mundong ito ang magpapasaya sa atin. Kaya nga ngayong araw na ito, hindi muna tayo kakain ng karne. Baliwala ang krus sa noo. Kung mamaya makita ko kayo diyan sa labas, kumakain kayo ng isaw, ng barbecue, ng manok, sakripisyo. Pero hindi lang sa pag-aayuno. Ngayong panahon ng Kuwaresma, tanungin natin, anong sakripisyo ang maialay ko sa Diyos? Hindi muna ako kakain ng masyadong matatamis. Babawasan ko muna yung panonood ko o pag Facebook ko. Ano yung pwede nating ibigay? Iparaya. Dahil gusto natin patunayan, lalo na sa sarili natin. Wala tayong kailangan patunayan sa Diyos. Dahil ang Diyos, buo na. Tayo yung hindi pa buo. Dahil alam natin, minsan, itong mga bagay na ito, ito ang humahad lang sa atin. Sa halip na makipag-usap ka sa pamilya mo, magkaroon ka ng panahon para sa kapwa mo, yun, nauubos sa computer, sa telebisyon. Sa halip na magkaroon ka ng lakas para makatulong, ayun, sa kakakain mo, inaanto ka na agad, kaya tulog na agad, bumabagal na ang katawan mo. Kaya ano yung pwede nating ipagparaya ngayong Kuwaresma? Sapagkat hindi doon nagtatapos. Hindi tayo basta nagsasakripisyo lamang. Ito'y daan. Lalo na sa dalawang bagay. Kung kanina sabi ko, para maging kawangis ni Jesus sa Sareno, dagdagan ng sakripisyo. Ikalawa, dagdagan ng kawang gawa. Hindi lang tayo nagpapasakit sa sarili. Hindi po yun ang pakay ng Kuwaresma. Hindi natin sinasaktan lang ang sarili natin para maging katulad ni Jesus sa Sareno. Hindi masokista si Jesus sa Sareno na ang kaligayahan niya, yung sinasaktan niya yung sarili niya. Kaya natin tayo nagpaparaya para may maibigay. Pansinin niyo ang panahon ng Kuwaresma,
pagbibigay. Una, pagbibigay ng sarili sa mas lalong mahalaga sa buhay. Pangalawa, pagbibigay ng tulong sa ating kapwa. Mapansin niyo po, lahat ng mga reliyon na malaki sa mundo, Judaismo, maging ang mga kapatid nating Muslim, at tayo mga Kristiyano, hindi mawawala ang kawang gawa. Sapagkat kung nais nating maging kawangis ng Diyos, matuto tayong magbigay. Baligtad sa mundong ito, ang tunay, no, sa mata ng mundong ito, ang talagang taong masaya, yung maraming nakakamkam. Kaya di ba minsan humahanga tayo, uy, bili ba ko sa taong ito? Ang daming ipon, ang daming ari-arian, ang daming kayamanan. Sa mata ng Diyos, ang tunay na dapat hangaan ay yung maraming na ibibigay, hindi yung maraming nakakabig. Dahil sa bandang huli, lahat man ang kinabig mo, mamaya papahiran tayo ng abo, maaabo rin. Maiiwan mo rin. Alam niyo po ang madadala natin sa kabilang buhay? Ano yung maipapakita natin sa Diyos? Hindi yung nakabig mo. Ang maipapakita natin sa Diyos, yung naibahagi natin. Hindi mo ipagyayabang sa Diyos ang laman ng bulsa mo, laman ng pitaka mo, laman sa bangko mo. Ang maipagmamalaki man lang natin sa Diyos, ang laman ng puso natin. At anong nilaman natin sa puso natin? Yung naibahagi at naitulong natin sa ating kapwa. Katulad ni Jesus sa Sareno, ibinigay niya ang lahat-lahat, maging ang sarili niyang buhay para sa ating kaligtasan. Gusto mong tumulad sa Kanya? Gusto mong lagi lalo maging kawangis at kamukha ng Nazareno? Lumago ka sa sakripisyo. Lumago ka sa kawang gawa. At higit sa lahat, lumago ka sa panalangin. Itong tatlong bagay na ito ang dinadagdagan natin ngayong Kwaresma. Sakripisyo, kawang gawa at panalangin. Kapag tayo'y nananalangin, ibinibigay natin yung oras natin sa Kanya. Kaya nga nandito kayo ngayon. Kaya nga sa lahat ng simbahan ngayon, puno. Pero hindi lang tuwing Miyerkules ng Abo, ito'y sagisag na ngayong Kwaresma sa aking buhay, nagbibigay oras ako sa Diyos. Dahil kapag mahal mo, gusto mo, ninanais mo, hindi ba minsan pakiramdam mo kay bilis ng oras? Nagkataon ngayon, ang Ash Wednesday ay Valentine's Day. Di ba pagkasama mo yung minamahal mo, yung isang oras, parang sandali lang. Di ba yung iba, pag nagko-computer ka, naglalaro ka, nanonood ka, nagso-social media ka, hindi mo na mamalayan, tatlong oras ka na. Kasi pag gusto mo, nais mo, parang kay bilis ng panahon. Bakit kapag nagsisimba, pakiramdam nyo, ang tagal-tagal. Ibig sabihin ba nun, hindi mo kinagigiliwan ang pagdarasal at pagsisimba? Bakit kapag nanonood kayo ng konsyerto, kahit gaano kahaba, umuulan man, umaaraw man, nakatayo ka man, hindi ka pa makakain, ang traffic-traffic pa, hindi mo iniinda?
Ilang sandali sa simbahan, parang sinisilaban ka na. Uwing-uwi ka na. At kapag misa nakikita ko mga mukha niyo, parang yung sinasabi sa akin, tapusin mo na, Father, nang makauwi na kami. Aminin. Ang tunay na nagmamahal, binibigay mo yung oras mo at hindi mo iniindi ang tagal. Pero huwag kayong mag-alala, hindi ko natatagalan. Dahil nagsasakripisyo na kayong makinig sa akin, kota na kayo sa sakripisyo. Pero mga kapatid, ito yung ipagdasal natin ngayong Koresma. Hindi natin ginagawa to para magpalabas. Alam nyo, yan daw ang sakit ng isang deboto na ang mga ginagawa ay nagiging palabas na lamang. Kaya yung iba mamaya, Father, lakihan mo yung krus para pag uwi ko, makita nila ay nagsimba yun. Ay, galing sa simbahan. Kaya natin ginagawa lahat ito, mga kapatid, hindi para magpakitang gilas. Hindi para ipagyabang. Kung hindi, sabi ko nga kanina, para lalo maging kawangis ang Diyos. Kaya may hamon din po ako sa inyo ngayong Kwaresma. Sabi ni Jesus sa Sareno, ang pinakamainam ay yung ginawa mo ng lihim. Sana ngayong Kwaresma, may lihim tayong sakripisyo. Yung ikaw lang ang nakakaalam at siya. Sana may lihim kang kawang gawa. Huwag mo nang ipagmalaki, i-anunsyo yung ginawa mong mabuti. Minsan ginagawa natin yun para ma-inspire yung iba na gumawa ng mabuti. Pero pwede rin naman, pwede ba kahit isa, ilihim natin. Hayaan natin Diyos. Hayaan mo Diyos ang magpasalamat sa iyo. Mas malaking pasalamat yun. Hayaan mo Diyos ang maggantimpala sa iyo. Mas malaking gantimpala yun. Lihim na panalangin. Sapagkat ito ay mas dalisay na pag-aalay dahil alam natin hindi mata ng mundo ang ating isinasaalang-alang kung hindi ang mata ng Diyos. Minsan kasi ang lihim lang sa buhay natin, kasalanan. Pwede ba ang lihim natin sa buhay mabuti, hindi yung masama? Sana kung mas marami man tayong nililihim sa buhay, yun ay mabuting nililihim. Mamaya, maglista kayo. Ano ang mga lihim ko sa buhay? Mas marami kaya yung kasalanan kaysa sa mabuti? Sana mas marami yung mabuting lihim. Dahil doon, mas lalo nating nagiging kawangis ang Diyos. Simulan natin ang panahon ng Kwaresma, ang landas ng pagpapabanal, ang landas tungo sa kaligtasan, sa sakripisyo, kawang gawa, at panalangin upang lalo tayong maging kawangis at katulad ni Jesus Nazareno. Sa paglalagay po ng abo, ito po ay ipapahid sa ating mga noo. Paunawa lamang po na ang mga nakaupo lamang sa pinakaunahan ng ating simbahan ang pipila para malagyan ng pari ng abo sa kanilang noo upang hindi lubos na maantala ang pagdiriwang ng misa. Ang iba naman ay maaaring pumunta pagkatapos ng misa sa mga tent sa labas ng simbahan sa BPI Quezon Boulevard
Plaza San Juan Bautista at Plaza Miranda, ang ating mga lay ministers ang maglalagay ng abo. Panatilihin po natin ang pagpila ng maayos. Sundin po natin ang ating mga EOS o ushers. Minamahal na mga kapatid, manalangin tayo sa Amang Maykapal upang ang abong sa ulo natin ilalagay para ipahuwatig ang pagbabagong buhay ay marapatin niyang gawaran ng kanyang pagpapala at malaking pagmamahal. Ama naming mapagpatawad, kinukupkup mo at itinatampok ang umaamin sa kasalanan at ikinalulugod mo ang nagbabagong buhay. Dinggin mo kami at kupkupin sa pagkakaloob mo ng pagpapala bilang pagkatampok sa iyong mga lingkod na naglalagay ng abo sa ulo sa pagganap ng 40 araw na paghanda para sa Pasko ng pagkabuhay. Marapatin mong kami maging dalisay para sa pagdiriwang ng tagumpay ng iyong anak na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsitayo ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, manalangin tayo sa Ama nating mapagpatawad upang buksan niya ang ating mga puso at makita natin ang pangangailangan natin sa patuloy na pagbabagong buhay. Ang ating tugon, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Upang maisabuhay ng buong Santa Iglesia ang Kwaresma, bilang nararapat na panahon ng pagliligtas ng Panginoon sa pamamagitan ng pag-aayuno, pananalangin at pagtulong sa kapwa, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Upang maging tapat ang mga namumuno sa pamahalaan sa kanilang paglilingkod sa bayan, iwasan ang korupsyon at katiwalian at maging mabuting halimbawa sa lahat, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang tanda ng abo sa ating mga noo ay magpaalala sa ating mga kahinaan, mapasigla sa atin upang gamitin ang mga biyayang tinatanggap natin sa pagtataguyod ng pamayanang Kristiyano at mapalaganap ng kaharian ng Diyos sa pamamagitan ng paglilingkod sa ating kapwa.
Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang mga taong labis ang pagpapahalaga sa sarili ay magising sa kanilang pagmamagaling at tuluyang makiisa sa bayanang nagpapakumbaba sa Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Upang akayin ng Panginoong Hesus ang kaluluwa ng yumaon nating mga kapatid sa kalangitan, at ganun din naman tayo sa katapusan ng paglalakbay natin dito sa mundo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Tahimik nating idulog ang iba pa nating kahilingan. Ama naming mapagmahal, dinggin mo ang aming mga kahilingan. Sa panahong ito ng pagsisisi, patawarin mo nawa kami sa aming mga kasalanan at gawin mo kaming karapat-dapat sa kaligtasang dulot ni Hesukristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Magsitayo na pang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ginanap namin ang paghahain ito bilang maringal na pasimula sa 40 araw na paghahanda. Ang aming kusang pagtitiis at pagmamalasakit ay makapagpadalisay nawa sa aming masamang hilig upang kami bagindapating makinabang sa iyong anak na para sa amin nagpakasakit bilang aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Sa aming kusang pagtitiis ng hirap, tinutulungan mong aming maitumpak ang kinamihas ng pagsalungat sa pananagutang iyong iniatas. Sa aming pagtulad sa anak mong mahal, ang nagpakasakit para sa tanan, ang pagsisikap nami iyong kinalulugdan, at ang pagpapakabuti nami iyong ikinararangal. Kaya kaisa na mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Sa ngalan ng Panginoon.
Magsilhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito, tinumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyon tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Kayo'y din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria ay nanang Diyos, ng kabyak niyang pusong si San Jose, San Juan Bautista at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Bilang isang pamilya, sama-sama tayong tumawag sa ating Ama sa Langit. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo pong aming pananampalataya, huwag pong aming mga kasalanan. Patawad po,
Kung minsan kami nagiging mapag-imbabaw lamang at palabas lamang ang aming ginagawang mabuti. Patawad po kung mas marami ang lihim naming kasalanan kaysa kabutihan. Patawad po sa mga pagkakataong ayaw naming magsisi at magpatawad. Linisin niyo po kami, Panginoon. Pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito ang ating Panginoong Hesukristo, ang Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po.
Inihahandog po ng simbahan ng Quiapo ang Nazareno Medallion. Ito po ay nagkakahalaga ng 20 pesos. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahe ng Jesus Nazareno. Ang large size ay nagkakahalaga ng 2,500, ang medium size ay 1,000, at ang small size ay 600 pesos. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating parish finance office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Ang oras ng finance office ay ang mga sumusunod. Kapag Lunes hanggang Huwebes at Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Kapag Biyernes at Linggo, 7 a.m. to 6:45 p.m. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan namin ay amin nawang pakinabangan sa pagkakamit ng dulot na kagalingan ng kagutumang kusa naming pinagtitiisan at iyong kinalulugdan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa inyong pagpunta sa Quiapo. Ingat po kayo sa pag-uwi. Salamat po sa mga naglingkod sa misa at sa inyong tulong sa simbahan. Mga pamisa, love offerings, online donations sa mga pagpapatuloy nating paggawa at paglinis ng simbahan at sa mga nagdadala po dito ng bigas, dilata, noodles at iba pang pangayuda. Ang ating debosyon sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa atin magmalasakit sa ating kapwa. Ang panahon ng Kwaresma ay oras ng kaligtasan. Oras ng kagalakan, sapagkat lalo nating nagiging kawangis si Jesus Nazareno sa sakripisyo, kawanggawa at panalangin. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko kayo at hingin ang pagpapala ng Diyos. Ilayo nawa kayo sa lahat ng makapipinsala at pagpalain nawa kayo ng bawat mabuti at ganap na kaloob ng Diyos, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Pamalagiin nawa niyang nananahan ang kanyang salita sa inyong kalooban at puspusin nawa niya kayo ng kaligayahang walang hanggan. Amen. Patnubayan nawa kayo ng Diyos sa pagtahak sa kanyang landas upang lagi ninyong mabatid kung ano ang tama at marapat samantalang kayo'y naglalakbay patungo sa kalangitan na kanyang pamana magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang awa at basbas ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Sinasamba ka namin, inipinto ka namin, para mo ang aming buhay at kaligtasan, Kristo at Jesus Nazareno. Iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mo pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin.
Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilunwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangman ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilunwalhati ka namin.